may mga taong hindi natin lubusang kilala. Pero hindi natin inaasahang magmamalasakit at tutulong sa atin sa oras na magipit tayo. Umapahamak ang ating mga buhay. Sila yung mga klase ng tao na kayang magbuwis ng buhay para lamang makapagligtas o makagawa ng kabutihan sa kanilang kapwa. Magandang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig. Ako po si Ronald, at isa po ako sa masugid na taga-subaybay sa inyong YouTube channel. Naging libangan ko na po ang pakikinig sa mga kwentong kababalaghan na pinapadala ng mga sender. Kaya naman po nainganyo po kong magpadala sa inyo ng aking sariling karanasan sa pag-asang mapipili at maitatampok ninyo ito sa inyong programa. Ito po ay hango sa aking tunay na karanasan sa mga aswang. Sariwa pa din sa isip ko ang mga alaala ko noong taong 1991. Naghihirap kami ng aking pamilya at nakatira kami sa may bahaging bundok sa baryo sa Gawing Samar. Bata pa lang ako ay namulat na ako sa matinding kahirapan ng aming pamilya. Kaya hindi ako umaasa na magkaroon ng magagandang material na bagay na mayroon ng isang bata. Mangangahoy ang aking ama at may mga pagkakataong bumababa siya sa kapatagan at nagtutungo sa bukid upang magsaka. Walang hanap buhay ang aking ina at isa siyang butihing may bahay na gumagawa ng mga gawaing bahay. Katulong ang mga kapatid ko sa tuwing walang pasok sa paaralan. May nakakain naman kami sa pang-araw-araw, pero salat kami sa panggastos sa iba pa naming pangangailangan. Dumating pa kami sa punto na gusto na kaming patigiling magkakapatid sa pag-aaral ng aming ama. Nasurpresa kami at ganoon na lang ang panlulumo namin. Subalit, hindi ako pumayag sa gustong mangyari ng aming ama. Sapagkat sumagi sa isip ko ang sinabi sa akin ng guro na ang edukasyon ay mahalaga at hindi ito kayang nakawin ng ibang tao. Bukod pa doon ay sinabi pa niyang magkakaroon ako ng magandang trabaho kapag nakatapos ako sa pag-aaral. Kaya naman nakipagsapalaran ako sa buhay. Ako ang panganay sa aming apat na magkakapatid. Noong mga panahong yun ay nasa sekundarya na ako samantalang ang mga sumunod sa aking kapatid ay nasa elementarya pa lang. Kaya gumawa ako ng paraan upang makatulong ako sa aking mga magulang. Ginamit ko ang aking talino at pagdiskarte sa pagtanggap ng mga alok na doble ang bayad ng aking mga kaklase sa panggagawa ng kanilang mga proyekto at mga gagawin sa paaralan. Tuwing sumasapit naman ang Sabado at Linggo, ay nagtitinda ako ng kung ano-anong mga prutas at gulay na nakukuha ko sa bundok. Tinitiis ko ang nakakapasong init ng araw sa pagbibenta sa baryo, kasama ang aking ikalawang kapatid na si Napoleon. Inaabot kami ng dapit hapon at halos lumubog na ang araw sa kalangitan bago pa kami makaakyat sa bundok. Sa mga pamamaraang ginagawa ko sa pang-araw-araw, kahit papaano ay natutugunan ng aming mga pangangailangan. May mga nababaong pera kaming magkakapatid sa pagpasok sa eskwela at naipagpapatuloy pa rin nila ang pag-aaral. May mga pagkakataon pang naaawa na sa akin ang mga magulang ko at balak na din nila akong patigilin sa pagtitinda sapagkat makakasama na yun sa aking kalusugan. Pero matigas ang ulo ko at pinagpilitan ko pa rin na makatulong sa aming pamilya. Hindi na kami masyadong namumroblema sa aming kakainin sa kasunod na araw, pati ang iba pang biglaan naming pangangailangan. Nagigipit man kami paminsan-minsan ay hindi naman kami nawawalan kahit papaano ng pera sa aming bulsa. Nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos at
kapag nagkakasakit ang isa sa miyembro ng aming pamilya ay hindi malubha at hindi kailangan dalhin sa ospital. Nakakaya ng mga halamang gamot ang anumang sakit na dumadapo sa aming pamilya. At sa kinabukasan ay gumagaling na din kami. Sa huli ay wala rin nagawa ang aking mga magulang sapagkat alam nilang nagbubunga naman ang mabuting mga sakripisyo ko. Isang araw ng Sabado, nagtinda ako ng mga kamote at iba pang ligaw na prutas buhat sa bundok. Bumaba ako sa baryo at sa kamalasan ko ay hindi naubos ang aking paninda. Marami pang natirang mga prutas sa loob ng aking bayong. Hapon noon at hindi pa rin ako nagdesisyong umuwi sa aming bahay. Subalit napansin ko sa kalangitan na kumukulimlim at nagbabadya ang pagbagsak ng malalakas na ulan. Hindi nga ako nagkamali sa aking hinuha. Dumagundong ang malalakas na kulog at kidlat na talagang nagdala ng matinding kaba sa aking dibdib. Kasabay pa ang pagbatak ng malakarayom na mga ulan. Mabuti na lamang at hindi ko kasama si Napoleon sapagkat mabilis siyang makapitan ng sakit. Siya ang sakitin sa aming magkakapatid. Mabasa lamang siya ng kaunting ulan ay kaagad na siyang nilalagnat. Tumakbo ako at naghanap ng masisilungan. Nakakita ako ng isa ng matayog at malilong na puno ng kahoy. At doon ako nagpalipas ng ilang minuto para magpatila ng ulan. Humigit isang oras din akong nanatili sa may tabi ng katawan ng punong kahoy bago tumigil ang ulan. Naisip ko na bumalik na sa aming bahay at ipagpatuloy na lang ang pagtitinda sa kasunod na araw. Pero napalingon ako sa gawi ng kanang daan kung saan maraming talahiban. Nagtaka ako kung paano nagkaroon ng isang daan sa loob ng talahiban. Napuno ako ng kuryosidad kaya naisipan kong magtungo sa daan sa may gawing talahiban upang alamin kung anong mayroon sa lugar na yon. Naglakad ako at inabot na ako ng takip silim bago ako nakarating sa isang baryo na hindi pamilyar sa akin. Nakita ko na abala ang mga tao sa iba't ibang mga gawain at hindi nila napapansin ang aking presensya. Nagpatuloy lamang ako sa paglalakad hanggang sa may masumpungan akong ibang tao sa daan. Naisipan ko na magbenta sa kanila ng natitira kong mga paninda. Hindi na ako nahiya at pinag-alokan ko sa kanila ang mga prutas. Hindi naman ako binigo ng apat na taong bumili ng mga prutas. Nagpasalamat ako sa kanila at pagkatapos ay dumiretso ako sa paglalakad. Pansin ko na panay ang paglingon at pagsulyap sa akin ng ibang tao. Marahil ay kinikilatis nila ako kung residente ako sa kanilang baryo. Hindi ko na sila binigyan ng kaukulang panahon at nagpatuloy ako sa paghahanap ng mabibentahan ng mga natitirang prutas. Lumitaw ang buwan sa kalangitan at nakasalubong ko sa daan ng isang ginang na may dalang palanggana na maraming kalamansi. Ngumiti ako sa kanya at bumati ng magandang gabi. Bumati rin naman siya sa akin at tinanong niya kung taga saan ako sapagkat hindi pamilyar sa kanya ang aking itsura. Magalang akong tumugon at sinabi ko ang pakay ko sa pagpunta sa baryo. Medyo hindi siya natuwa sa kanyang mga narinig. Pero laking gulat ko noong bumili siya ng ilang piraso ng mga prutas. Nagpasalamat ako sa kanya sapagkat gumaan ang dalakong bayong. Nagawa ko pang makipagkilala sa kanya at nalaman ko na Aling Matilda pala ang pangalan niya at isa siyang tinderang kalamansi sa kanilang baryo. Binili na niya ako na umuwi na sa aming bahay at wag nang ipagbili ang mga natitirang prutas sa kadahilan ng
delikado pala sa kanilang baryo. May mga balita palang may gumagalang mga aswang at bumibiktima sila sa tuwing sumasapit ang gabi. Hindi naman ako masyadong naniniwala sa kanya sapagkat hindi pa ako nakakakita ng aswang noong mga panahong yon. Tanging sa mga kwento ko lamang sila naririnig. Ipinaliwanag ko kay Aling Matilda na kailangan kong maubos lahat ng mga paninda upang may pera kaming mga mag-anak. Mahirap ang pamumuhay namin, kaya nagdodoble kayod ako para may maipandagdag pang gastos sa aking mga magulang. Medyo nahabag siya sa sitwasyon ko, kaya pinayuhan niya akong mag-iingat. Dumakot pa siya ng ilang piraso ng kalamansi at binigay sa akin. Nabanggit niya na mabisang pangontra yon sa aswang upang hindi ako basta malapitan. Siguradong masusunog ang balat nila kapag nadampian ng katas ng kalamansi. Nagulat ako sa mga sinabi niya. Noon ko lamang yun nalaman at lubos ang aking pasasalamat sa kanya bago kami naghiwalay ng landas. Habang naglalakad ako ay napapansin kong nadumadalang na ang mga kabahayan sa paligid. Dumadami ang matataas at mayayabong na mga punong kahoy, gayon din ang madadamong daan. Nakaramdam pa ako ng matinding lamig, dulot ng simoy ng hangin. Pakiramdam ko pa na parang may nakamasid sa akin. Nakakailang at parang nagtatayuan ng mga balahibo ko sa buong katawan. Hindi ako mapakali kapag naiisip ko na tila may nakapanood sa akin sa tagong lugar. Binilisan ko ang paglalakad hanggang sa may natanaw akong nag-iisang bahay sa gitna ng masukal na daan. Wala man lang kapitbahay sa paligid. Ang bahay ay yari sa kahoy at kawayan. Naisip ko na pagbentahan ng taong nakatira doon para lamang maubos ang natitirang mga prutas sa aking bayong. Nagmadali akong maglakad at noong makarating ako sa may pinto ay matapang akong kumatok. Makailang beses akong kumatok at tumawag bago may nagbukas ng pinto. Namilog ang mga mata ko nang matagpuan ng isang magandang dilag sa aking harapan. Humihikab-hikab ba ito at mukhang naistorbo sa mahimbing na pagkakatulog. Hinarap niya ako at nakita ko na namumula at nanlilisik ang kanyang mga mata. Gulong-gulo ang buhok at tila iritado ang itsura. Humingi ako ng paumanhin at inilabas ko mula sa aking bayong ang dalawang piraso ng kamote at inialok ko sa kanya. Mas lalo siyang nainis sa akin base sa pagsasalubong ng kanyang mga kilay. Tinabig niya ang mga kamay ko at bumagsak sa lupa ang mga kamote. Sinigawan niya akong umalis at wala siyang balak bumili sa akin. Binantaan pa niya akong papatayin at gigilitan ng leeg gamit ang kanyang tabak kapag nagpumilit akong magbenta ng kamote sa kanya. Mabilis kong dinampot ang mga kamote at pagkatapos ay nakita ko siyang pumasok sa loob ng bahay. Nagmamadali akong umalis subalit nasundan niya ako at may hawak siyang patalim. Hindi ko malaman kung nasisiraan siya ng ulo o likas siyang mainitin ng ulo. Hinabol niya ako gamit ang kanyang tabak at ganoon na lang ang sindak ko. Kumaripas ako ng takbo at nanuot sa kasukalan. Hindi ko na ininda kung nasusugatan ako o napapahampas akong ano-anong matitigas na bagay. Ang mahalaga sa akin ay makatakas ako sa mga kamay ng malupit na dilag. Gumugulo sa isip ko kung bakit ganoon na lang ang galit niya sa akin para pagtangkaan niya akong patayin. Masyado bang malaking perwisyo ang ginawa ko para gawan niya ako ng masama? Habang lumalakas ang kabog ng dibdib ko,
ay hindi ko napansin ang isang nakaangat na ugat kung saan ako nadapa. Bumagsak ako sa lupa, pero mabuti na lang at hindi tumilapon ang dalakong bayong. Pinilit kong bumangon kahit medyo sumasakit ang katawan ko. Pagharap ko ay nakita ko ang dilag na nagbagong anyo. Mabalahibo at napakahaba ng kanyang buhaghag at makakapal na buhok na animoy hindi man lang sinusuklay ng mahabang panahon. Matatalas ang mahahaba niyang mga kuko at para siyang wala sa tamang katinuan ng pag-iisip. Tumutulo pa ang kanyang mga laway. Sumagi sa isip ko ang mga sinabi sa akin ni Aling Bilin na di umano ay may gumagalang aswang sa baryo. Gayon din ang mga paglalarawan ng mga kanayon ko ukol sa pisikal na kaanyuan ng aswang. Kung kaya't walang duda na aswang ang magandang dilag na humahabol sa akin. Inatake niya ako gamit ang kanyang mga kuko. At sa kasamaang palad ay nakalmot niya ako sa balikat at lumikha yun ng kaunting sugat. Sa kasunod niyang pagsugod sa akin ay nakaiwas na ako. Pero hindi ko talaga mapigilang matakot sa pagmumukha ng aswang at sa posible pa niyang magawa sa akin. Umatras ako at nagtungo sa may kakahuyan nang masabat ko si Aling Bilin at nakita ko na may dala siyang itak. Kitang-kita ko na pinatakan niya ng katas ng kalamansi ang itak bago ito itinusok sa lupa. Kasimbilis siya ng kidlat na dumaluhong sa aswang at inundayan ito ng saksak sa likuran maging sa mga tagiliran. Umangil ang aswang at lalong nagmatigas. Nanlaban at pilit na inaabot si Aling Bilin. Pero mabibilis ang paggalaw nito. Napuruhan niya ang aswang sa tiyan, kaya naman wala na itong nagawa para iligtas ang kanyang sarili. Bumagsak siya sa damuhan at hindi na niya magawang magmakaawa para sa sarili sapagkat nag-aagaw buhay na siya noong mga sandaling yun. Hindi na naman pinatagal ni Aling Bilin ang paghihirap ng aswang. Sunod-sunod ang pagtaga niya at pagsaksak niya dito. Maya-maya ay nalagutan ng hininga ang aswang. Nilapitan ako ni Aling Bilin at pinigaan ng kalamansi ang aking balikat. Napasigaw at napangiwi ako sa sobrang sakit bago niya binigkasan ng kapirasong malinis na tela ang aking balikat bago ako inanyayahan na sumama sa kanilang bahay upang magamot ang aking sugat. Pumayag naman ako sapagkat may tiwala ako sa kanya na hindi niya ako sasaktan. Saka siya lamang ang kakilala ko sa kanilang baryo. Naglakad kami at napansin ko na malapit lamang pala sa may kakahuyan ang kanyang bahay. Maliit na kubo na yari sa kawayan ang kanyang bahay. Napasulyap ako sa kanyang bakuran at nakita ko ang dalawang punong kalamansi na hitik sa mga bunga. Yun marahil ang dahilan kung bakit siya nagbibenta ng mga kalamansi. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok kami sa loob ng bahay at inabutan namin ang kanyang asawa na ipinakilala niya bilang si Mang Pabian. Naghanda siya ng maligamgam na tubig sa palanggana na may kasamang halamang gamot. Habang hinuhugasan ni Aling Bilin ng sugat ko sa balikat ay ikinuwento niya sa akin ang buhay nilang mag-asawa sa baryo. Dati pala silang magtatawas sa baryo noong maliit pa ang kanilang nag-iisang anak. Pero kinalaunan ay naging delikado ang buhay nila dahil sa mga masasamang elemento na pumipeste sa kanilang pamilya. Kaya napagpasyahan nilang maging ordinaryong mamamayan na lang at magtrabaho. Naging tindera ng kalamansi si Aling Bilin at araw-araw siyang nagbibenta sa baryo.
Samantalang karpintero at mangingisda naman si Mang Pabian. Umalis ang kanilang nag-iisang anak na si Veronica at nagtrabaho sa Pampanga. Sa susunod na buwan ay uuwi na ito sa baryo kasama ang kanyang asawa at mga anak para makapagsimula ng bagong buhay. Tinulungan akong malagyan ng binigkis na tela ni Mang Pabian. Kahit paano ay naibsa ng sakit na nararamdaman ko dulot ng sugat na nilikha ng aswang. Pinayuhan ako ni Aling Bilin na magbaon ng mga kalamansi pag-uwi sa aming baryo. At matapos ang ilang minuto pa naming pagkikwentuhan, ay niyaya ako ng mag-asawang kumain ng hapunan. Narinig ni Aling Bilin na kumakalam na ang aking sikmura. Hindi ko rin malaman kung anong oras na noong mga sandaling yun. At natakam akong kumain nang makita ko ang ginisang talbos na may kasamang kamuting kahoy. Kumain ako at halos maubos ko ang ulam. Nabusog ako at nawala ang pagkahilo at pagsakit ng ulo ko dulot ng gutom. Maya-maya ay lumabas kami ng bahay at inalok niya akong ihahatid sa bukana ng baryo. Sumang-ayon ako sa kanya sa kadahilan ng gusto ko na rin makauwi. At alam ko namang hindi ako pababayaan ni Aling Bilin. Magalang akong nagpaalam kay Mang Pabian at nagpasalamat ako sa kabutihan niya sa akin. Kahit iilang saglit pa lang kaming nagkakilala. Noong makalabas kami ng bahay, ay mahigpit niya akong binilinan na maging mapagmatsyag sa paligid at baka may makainkwentro kaming aswang. Nagpalinga-linga ako sa paligid at bumabalik na naman ang kaba sa aking dibdib. Lalo pat napakatahimik ng daan na aming tinatahak. Tanging mga kuliglig at huning mga ibon ang naririnig ko sa paligid. Siguradong may nakamadyag sa amin sa di kalayuan at naghahanap lamang ng tiyempo upang makalapit sa amin. Biglang bumagal ang aming paglalakad. Pabulong akong inutusan ni Aling Bilin na kumuha ng ilang pirasong mga kalamansi. Kumuha ako sa bayong at binigay sa kanya. Piniga niya ang dalawang piraso at ipinahid sa kanyang buong katawan. Pagkatapos ay inutusan niya akong magpahid din ng katas ng kalamansi sa aking katawan. At ganoon nga ang ginawa ko. Paliwanag niya na kapag naamoy kami ng mga aswang, ay siguradong hindi sila basta makakalapit o makaka-atake sa amin. Takot ang aswang sa kalamansi. Malaki ang epekto nito sa kanilang mga balat. Sumunod ako sa lahat ng mga inutos sa akin ni Aling Bilin at nagpatuloy kami sa mahabang lakarin. Dumako kami sa talahiban kung saan may lumitaw at tumambang sa aming malalaking mga naglalaway na aso. Inilabas ni Aling Bilin ang kanyang itak mula sa kaluban na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Hindi masyadong makalapit sa amin ang malalaking aso at panay ang kanilang pag-urong at pagsulong na hindi malaman kung susugod o aatras. Bumelo kami ni Aling Bilin pero patuloy ang pag-atras ng malalaking mga aso. Kaya naisip ko na natatakot sila kay Aling Bilin. Ngunit ayaw nilang umalis sapagkat gusto pa rin nilang makipaglaban. Kaso ay hindi nila alam kung paano sila gagawa ng hakbang. Matagal kaming nasa ganoong senaryo at medyo napapagod na ako sa ginagawa naming pagsulong. Kaya nagdesisyon na si Aling Bilin. Sinabihan niya ang malalaking aso na kung maaari ay umalis na sila at iligtas ang kanilang mga sarili bago pa magbago ang kanyang isip. Dagdag pa niyang nakilala niya ang mga ito at ayaw niyang dumanak ang dugo. Sa pagkakataong yun ay nangislap ang mga mata ng mga malalaking aso at tila nabawasan ang mababangis nilang mga pagngisi. Indikasyon na
nauunawaan nila ang mga sinasabi ni Aling Bilin. Kusang umatras at nagmamadali ng tumakbo palayo ang malalaking aso at hindi na sila muling nagpakita pa sa amin. Nakahinga ako ng maluwag. Bumuntong hininga ako bago tumingin kay Aling Bilin. Humanga ako sa taglay niyang katapangan. Nagawa niyang sindaki ng malalaking aso na walang kahirap-hirap. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa may bukana ng baryo. At natatanaw ko na sa di kalayuan ang aming baryo. Nagpaalam ako kay Aling Bilin at nakiusap ako sa kanya na kung maaari ay baka pwede pa kaming magkita sa mga susunod na pagkakataon at sumama ako sa kanya para makapagbenta din ako ng mga kalamansi sa aming baryo. Napatingin siya sa akin at gumuhit ang mga ngiti sa kanyang mga labi. Kinausap niya ako at sinabing nagagalak siya sa positibo kong pag-uugali sa kabila ng mga dinanas kong peligro sa buhay at hindi ako susuko sa pagtitinda. Nasasalamin daw niya sa akin ang sarili niya noong kabataan niya, kaya pumayag siya sa mga sinabi ko. Nagpasalamat ako bago nagpaalam sa kanya. Noong makarating ako sa aming bahay, ay tumilaok na ang mga manok sa paligid. Malapit na palang sumapit ang bukang liwayway at nangamba ako na baka mapagalitan ako ng aking mga magulang. Kumatok ako sa pinto at pinagbuksan ako ng tatay ko. Takot na takot ako nung panlisikan niya ako ng mga mata bago niya tinanong kung saan ako nang galing. Tumugon ako na nanginginig ang boses ko. Pasalamat ako at lumitaw ang nanay ko sa may pinto at kaagad niya akong pinapasok sa loob ng bahay. Noong makaupo na ako sa kawayang upuan, ay saka ko palang isiniwalat sa kanila ang lahat ng aking mga napagdaanan sa kabilang baryo at kung paano ako nakakita ng aswang. Noong mga sandaling yun ay hindi mawala ang kaba sa aking dibdib sa tuwing naaalala ko ang anyo ng aswang. Hindi ko sukat akalaing kamuntik na akong mabiktima dahil sa kapabayaan ko at pagnanais na magkaroon ng malaking kita sa pagbibenta ng mga prutas at gulay. Pinangaralan ako ng mga magulang ko at sinabihan na maghinay-hinay sa pagtatrabaho. Iisa lamang daw ang buhay ko. Mababawi ko pa sa mga susunod na araw ang kikitain ko sa pagbibenta. Mahalaga pa rin na buhay at ligtas ako. Nagsisi ako sa kasalanan ko at simula noon ay hindi na ako nagpapaabot ng takipsilim sa pagbibenta ng mga kung ano-anong prutas at gulay. Makalipas ang ilang linggo, nagulat pa ako noong matagpuan ko sa palengke si Aling Bilin na may kasamang babae. Lumapit ako sa kanila at nakipagkwentuhan. Nakilala ko ang anak niyang si Veronica at ito na ang katuwang niya sa pagbibenta ng kalamansi. Nagkataon pa lang may kaibigan siya sa palengke sa aming baryo at may kaya ito sa buhay. Ibinigay niya kay Aling Bilin ang pwesto nito sa palengke, kaya siya na mismo ang nakapwesto doon. Masaya ako na nakita kong muli si Aling Bilin. Naramdaman ko sa kanya na para ko na rin siyang ina, na malaki rin ang malasakit sa akin. Hindi nagtagal at naisipan niya akong gawing kasama sa pagtitinda sa palengke at magkahati na lang kami sa kikitain namin. Mabili at mabilis maubos ang mga kalamansi. Kaya naman maayos kahit papaano ang naiuuwi kong pera sa aking pamilya. Isang hapon, inanyayahan ako ni Aling Bilin, pati ni Mang Fabian na maghapunan sa kanilang bahay. Bagay na aking pinaunlakan. At doon ko nakilala ang panganay na anak ni Ginang Veronica na si Trudis. Naging magkaibigan kami
at hindi ko maitatagong humahanga ako sa kagandahan at kabaitan nito. Gabi na rin noong makapagpaalam ako sa kanila. Gusto pa sana akong ihatid ni na Aling Belen at Mang Pabian sa bukana ng baryo. Pero tumanggi ako at sinabing kaya ko na ang sarili ko. Nagbaon na rin ako ng tabak at kalamansi bilang proteksyon ko sa mga aswang kung sakaling may makasalubong ako sa daan. Pinanghawakan nila ang mga sinabi ko at hinayaan nila akong makauwing mag-isa. Medyo maliwanag ang buwan sa kalangitan at wala naman akong nakikitang anumang panganib sa daan. Kaya mapayapa akong naglalakad sa kahabaan ng daan. Pasipul-sipul pa ako para maibsa ng matinding pagkainip sa nakakabinging katahimikan ng gabi. Makalipas ang ilang minuto, may biglang lumitaw na isang lalaki na mukhang nasa 20 mahigit ang kanyang edad. Hindi ko alam kung saan siya nagmula pero nakiusap siya sa akin na kung pwede siyang makisabay sa paglalakad sapagkat medyo may kalayuan ang bahay niya. Pumayag ako at nakita ko namang magiliw siya pero hindi ako masyadong kampante sapagkat may naaamoy akong masangsang na mukhang nanggagaling sa kanyang katawan. Hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng mabahong amoy yun. Napakatagal naming naglalakad at kung ano-anong mga bagay ang tinatanong niya sa akin. Pakiramdam ko ay hindi na yun dulot ng kuryosidad. Tila iniimbestigahan niya ako at gusto niyang malaman ang lahat-lahat sa akin. Naiirita na ako at hindi ko ipinaalam sa kanya ang eksaktong lokasyon ng aking tirahan sa pag-aalala na baka pumunta siya sa aming bahay sa hindi malamang kadahilanan. Parang sasabog na ako noon sa inis sa matindi niyang pangungulit at samot-saring mga katanungan ukol sa pagkatao ko. Gusto ko siyang sigawan at sitahin pero nakaramdam ako ng panunuyo ng lalamunan at pagtayo ng mga balahibo ko sa buong katawan noong maisip ko na titig na titig siya sa akin habang naglalakad kami sa daan. Naisipan ko siyang tanungin kung gaano kalayo ang bahay niya at kung bakit hindi pa siya nakarating sa kanyang pupuntahan. Hindi siya tumugon, kaya humarap ako sa kanya. Ganoon na lang ang pagkagimbal ko noong makita ko na bigla na lamang siyang naglaho. At kahit saan dumako ang mga mata ko, ay hindi ko siya matagpuan. Binilisan ko ang paglalakad nang bigla akong makarinig ng mga pag-angil at tila may mga paa na nakaapak ng mga tuyong dahon at maliit na sanga ng punong kahoy. Mukhang may aswang sa paligid na gustong-gustong sumunod sa akin. Naulit na naman ang ganoong senaryo at sa pagkakataong yun ay mag-isa na naman ako sa lugar na walang katao-tao. Halos manigas ako mula sa aking kinatatayuan. Binunot ko mula sa kaluban ang itak at kumuha ako ng kalamansi na ipiniga ko sa aking mga palad. Saka ako sumigaw at nagtanong kung sino ang sumusunod sa akin. Walang sumasagot pero papalapit ng papalapit ang mga yabag mula sa aking likuran. Kaya lumingon ako at kamuntikan ko ng masaksak ang mga bulto sa aking harapan. Yun ay walang iba kundi si Aling Belen at Veronica. May dala silang mga itak at kalamansi. Tinanong ko sila kung anong ginagawa nila sa lugar na yon at kung sinusundan ba nila ako. Nakakapagtaka naman na malaman nila na matatagpuan ako sa kinaroroonan ko sa ganoong kabilis na pangyayari na tila naaayon ng mga nangyayari. Tumugon si Aling Belen at sinabing nangangamba silang mag-asawa na baka hindi ako makauwi ng ligtas sa aming bahay sapagkat may napapabalitang mayroon na namang gumagalang aswang na bumiktima ng mag-ama noong mga nakaraang linggo
sa may kakahuyan. Kaya lumabas silang mag-ina at pilit akong sinundan. Nakita pala ni Veronica na may kausap akong lalaki. Kaya lalo nilang binilis ang mag-ina ang paglalakad. Inamin ni Veronica na may taglay siyang ikatlong mata at nakita niya ang tunay na anyo ng lalaki bilang isang aswang. Naging alerto kami sa paligid. Matagal kaming nagmasid at nakiramdam. Sigurado kaming may panganib pero hindi namin masigurado kung ano man yun at kung paano ito lalabas at magpapakita ng pamamaraan ng pakikipaglaban. Iba ang ihip ng hangin sa lugar na yun. Nanunuot ang lamig at tagos sa balat. Hindi karaniwan kaya naisip ko na nagbabadya na naman ang panibagong kalbaryo. Hindi nga ako nagkamali. Biglang may lumundag sa aming harapan na kasimbilis ng isang kisap mata. Isa itong lalaki na may mahabang dila. Nangingintab at mabaho ang balat nito. Mabalasik ang muka na animoy isang mabangis na hayop sa gubat. Nakilala ko ang aswang bilang ang lalaki na nakasabay ko sa paglalakad. Nagpakilala siya bilang si Emong, nakasintahan ni Clara, ang dilag na napatay ni Aling Belen. Balak pala niyang maghiganti at kasama ako sa mga plano niya ng patayin. Ganoon na lang ang pagbabaga ng kanyang mga namumulang mga mata na puno ng puot. Nagpakitang gilas siya at umatake siya sa aming tatlo pero mas malakas at maliksi ang mag-ina. Mabibilis silang kumilos at nagawa pa nilang pagtulungang undayan ng suntok at saksak ang aswang. Mukhang bihasa sila sa pagpaslang sa mga ganitong nilalang. Marahil ay alam ni Mang Fabian ang kakayahan ni Veronica. Kaya imbis na siya ang sumama kay Aling Belen para sundan ako, ay pinaubaya na niya kay Veronica ang lahat. Halos pagdatadda rin nila ng saksak ang buong katawan ng aswang bago pinigaan ng katas ng kalamansi. Umusok ang buong katawan nito at bahagyang nangisay ang aswang bago binawian ng buhay. Isa na siyang malamig na bangkay. Matagal akong napatulala sa aking mga kagilagilalas ko na nasaksihan sa pakikipaglaban ng mag-ina bago ako nakabawi at nahimasmasan. Lumapit ako sa kanilang dalawa at walang pagdadalawang isip na ipinagdapat sa akin ni Ginang Veronica na sinanay pala siya ng kanyang ina sa pakikipagkumbante noong bata pa siya bago siya umalis sa baryo. Malaki ang naiambag nun sa kanyang buhay, lalo na sa kanyang sariling pamilya. Ipinagdapat niyang nanganib ang buhay niya sa baryo sapagkat may taglay siyang espesyal na kakayahan dulot ng kanyang ikatlong mata na mainit sa mga paningin ng mga aswang at masasamang elemento. Kaya kinakailangan niyang lumayo at magtago para sa kanyang kapakanan. Noon ay malinaw na sa akin kung bakit siya umalis sa baryo at naramdaman ko na masakit at mahirap para sa kanya ang malayo sa pamilya. Pero marahil yun ang tamang paraan upang mailigtas niya ang kanyang sarili. Inihatid ako ng mag-ina sa bukana ng baryo at tulad ng dati ay nagpasalamat na nagpaalam ako sa kanilang pagsagip sa aking buhay. Hindi na nila ako hinayaang pumunta sa baryo at abutin ng gabi sa pag-uwi. Tinuruan din ako ni Aling Belen ng ilang paraan sa pagdepensa sa mga aswang. Sa tinagal-tagal na pakikitungo ko sa pamilya ni Aling Belen, ay hindi nagtagal ay nahulog ang loob ko kay Trudis. Ipinagdapat ko sa aking mga magulang na gusto kong manligaw sa dalaga at hindi naman nila ako pinigilan sapagkat alam nila na nag-uumpisa na akong magbinata at kailangan ko rin ng inspirasyon sa aking pag-aaral at buhay. Kaya hinayaan nila akong maging masayang gawin ng bagay na makapagpapaligaya sa akin.
dumalas ang pag-akyat ko ng ligaw kay Trudis. Kasama ang kaibigan kong si Samuel, pati si Napoleon. Maaga kaming nagtutungo sa bahay ni Aling Belen. Nakapag natapos na kami sa klase sa paaralan, ay uuwi na kami ni Samuel sa mga bahay. Naliligo at nagbibihis ako ng maayos. Pagkatapos ay isinasama ko sina Napoleon at Samuel. Nag-iinsayo pa ako ng mga sasabihin ko kay Trudis. Pagkatapos ay nagdadala ako ng bulaklak at gitara para makapangharana. Kung minsan ay nagdadala ako ng kakanin o anumang matamis na merienda bilang regalo kay Trudis. Kahit na madalas ay sinasabihan niya ako na huwag na akong mag-abala dahil kahit wala akong dalang regalo ay walang problema sa kanya. Sumapit ang isang hapon at inabot na kami ng gabi bago kami nakatapos sa panghaharana. Sapagkat dumating ang dalawa pang manliligaw ni Trudis. Sinabihan na kami ni Mang Fabian na doon na namang magpalipas ng magdamag at sa kinabukasan na umuwi. Pero nagpumilit kaming umuwi na. Ayaw ko na maulit ang mga napagdaanan ng mga engkwentro ko sa aswang. Kaya naman kargado ako ng kalamansi at may dala pa akong itak na parabang magtatabas ng damo. Sinabihan kami ni Aling Belen na mag-iingat kami sa pag-uwi at pagkatapos ay naglakad na kami sa daan. Hustong naglalakad kami sa daan nang biglang may humarang sa aming grupo ng mga kalalakihan na pinamumunuan ni Dileo. Isa sa mga manliligaw ni Trudis. May taglay itong kayabangan at lihim na inggit sa akin. Binalaan niya akong huwag nang babalik para manligaw kay Trudis sapagkat sa kanya lamang ang dalagita. Hindi ako nagpasindak sa kanya at pinagdiinan ko na malinis ang intensyon ko sa dalagita. Kung gusto talaga niyang manalo sa panliligaw ay lumaban siya ng patas at hindi mananakot ng iba. Doon sumiklab ang galit sa akin ni Dileo at hindi ko na magustuhan ang mga nangyayari. Ramdam ko na hindi siya ordinaryong tao base sa kanyang mga kinikilos at mukhang hindi pa siya gagawa ng maganda sa amin. Ibinigay ko kay Samuel ang gitara at sinabi ko na may lamang kalamansi ang gitara. Kung sakali man na sugurin siya ng aswang ay ipiga niya lamang ang katas nito sa katawan ng aswang. Malakas ang kutob ko na aswang si Dileo, pati ang mga kasamahan niya. Hindi nga ako nagkamali. Nagbagong anyo sila at naguluhan ako kung paanong hindi nakita ni Ginang Veronica ang tunay nitong anyo. Marahil ay gumamit ito ng mataas na uri ng tagabulag para hindi yun makita ng ikatlong mata ng ginang. Sumugod ang tatlong aswang at nagtig-iisa kaming magkakasama. Hinampas ni Samuel ang aswang sa ulo gamit ang gitara bago niya ipiniga ang kalamansi. May dala namang kutsilyo si Napoleon at isinaksak niya yon sa papalapit na aswang. Samantalang ako naman ay medyo nahirapan sa pakikipaglaban kay Dileo dahil gumagamit siya ng tagabulag. Pero hindi niya ako magawang masaktan sapagkat puno ng katas ng kalamansi ang aking buong katawan. Pinalakas ko ang aking pandama at pinakiramdaman si Dileo hanggang sa mahuli ko siya at masaksak sa masiselang bahagi ng kanyang katawan. Hindi ako nagpatinag pero nanaig pa rin sa akin ang konsensya. Ayokong maging berdugo at ayoko rin madungisan ang pangalan ko. Kaya habang may natitirang lakas si Dileo ay kinausap ko siya bilang lalaki. Kinausap ko siya sa mahinahon na pananalita at pinakiusapan na itigil na ang pakikipaglaban alang-alang lang sa pagrespeto kay Trudis. Ipinagdapat ko kay Dileo na ayaw kong madungisan ang mga kamay ko
at patatawarin ko siya sa ginawa niya sa akin at sa mga kasama ko kung mamarapating niyang umalis at wag nang gumawa pa ng karahasan. Hindi kaagad nakapagsalita si Dileo at tila pinag-iisipan niyang mabuti ang lahat. Maya-maya ay sinenyasan niya ang mga kasama at kahit pa ika-ikang kumilos ay ngumiti siya ng mapait sa akin. Mabilis siyang lumundag palayo sa amin at nakita ko na pinairal pa rin niya ang pagsunod at paggawa ng tamang desisyon. Mabuti na lang at walang nasaktan sa aming magkakasama. Lumakad na kami pauwi sa aming baryo. Sa mga sumunod na araw ay hindi ko na nakita pang bumisita si Dileo sa bahay ni Trudis. Nagulat naman ang pamilya ni Aling Belen noong malamang aswang si Dileo. Napagtanto nila na mula sa mataas na antas ito ng aswang na kayang ikubli ang kanyang sarili upang hindi siya mapaghinala ang aswang. Humanga sa akin si Trudis dahil nagawa kong pakiusapan at paamuhin si Dileo. Ginawa ko lamang ang tama at pinairal ko ang kabutihan sa puso. Nagpatuloy ako sa panliligaw kay Trudis at nagsumikap pa rin ako sa pagtatrabaho kahit nag-aaral ako at pumapasok sa paaralan. Sumapit ang araw ng pagtatapos ng ikatlo at bunso kong kapatid at talagang walang paglagya ng kasiyahan namin, lalo pat nakatamo sila ng mga karangalan. Kahit mahirap kami, ay nagsusumikap naman kaming magkakapatid na mag-aral. Halos nasa sekundarya na rin si Napoleon at siya ang parati kong nakakatuwang sa pagtatrabaho. Naging malapit na rin siya sa pamilya ni Aling Belen. May mga pagkakataon pa na naturuan kaming magkapatid sa pakikipagkumbante nila ni Aling Belen, Mang Pabian at Veronica. Hindi ko akalaing may kaalaman din pala sa pakikipaglaban si Mang Pabian. Pero mas pinipili niyang maging mahinahon at mag-focus sa paghahanap buhay. Kapag mayroong napaglalaruan ng engkanto at duwende sa aming pamilya, ay tumutulong at ginagamot sila ng mag-asawang si Aling Belen at Mang Pabian. Kaya nakasanayan na namin sila ng tawagin sa tuwing may kakaibang nagaganap sa aming pamilya. Naging malaki na rin ang utang na loob namin sa kanila. Dumako sa ikatlong bahagdan sa sekundarya at doon ay nakamtan ko ang matamis na oo ni Trudis. Naging ganap kaming magkasintahan pero binigyan namin ng respeto at hangganan ng aming relasyon bilang pagsunod at paggalang sa aming mga magulang. Masasabi ko na unti-unting nagbago ang pisikal kong kaanyuan. Pumusyaw ang kutis ko at kuminis ang mukha ko. Di tulad ng iba kong kamag-aral na tinubuan ng mga tagyawad sa mukha. Hindi naman po sa pagbubuhat ko ng sariling bangko. Pero noong kabinataan ko po, ay may angking kugapuhan po ako. Pero mas matikas at matipuno ang katawan sa akin ni Samuel. May ilang mag-aaral na nagparamdam at nagpapahayag ng paghanga nila sa akin sa pamamagitan ng pagsulat. Pero hindi ako nagdaksil kay Trudis. Gusto ko kapag may karelasyon ako, ay siya lamang ang pag-aalayan ko ng aking pag-ibig. Kaya prangka kong sinasabi sa mga babae na mayroon na akong kasintahan at doon pa lang sila tumitigil sa pagsulat sa akin. Hindi nagtagal at nagkaroon kami ng bagong kamag-aral sa paaralan. Nagngangalang Piliza ang aming kamag-aral na buhat sa Sikihor. Masasabi ko na maganda at mayumi siyang dalagita. Kaya naman humanga at naakit sa kanya si Samuel. Subalit nagulat na lang ako nung malaman ko na may lihim pala siyang pagtingin sa akin. Tinapat ko na siya at direkta kong sinabi sa kanya na magkasintahan kami ni Trudis
Inakala ko na magagalit siya at iiwasan ako. Pero nakipagkaibigan pa rin siya sa akin, pati kay Trudis. Noong kasagsagang dumating siya sa aming baryo, ay nagkaroon na naman ng mga balita sa pag-iral ng mga aswang at pangungulam. Nakakagulat pa noong dumami ang mga estudyanteng nangangawala at bigla na lang nagkakasakit pagkatapos ay nangangamatay. Hinala ng mga residente sa amin na may kumakalat na mangkukulam at ang pinaghihinalaan nila ang may kagagawan nun ay pamilya ni Pelisa. Pero wala pa rin silang matibay na ebidensya na magpapatunay na isa nga silang mangkukulam. Sa kabila ng mga hinala ng mga tao ay nagpatuloy ang pakikipagkaibigan namin ni Trudis. Kaso dumating ang pagkakataong binawalan na si Trudis ni Ginang Veronica na makipagkaibigan kay Pelisa sapagkat isa itong aswang. Napatunayan niya na yun noong maimbitahan ni Trudis si Pelisa na kumain ng tanghalian sa kanilang bahay. Eksakto pang may nakahandang pansit sa hapagkainan, pati na rin sinabawang gulay. Napansin ni Ginang Veronica na parang namumutla at pinagpapawisan si Pelisa noong makita ang pansit na may patak ng kalamansi. Kumain ito ng sinabawang gulay pero noong sabihin ni Ginang Veronica na nilagyan niyang kaunting asin ng ulam para magkaroon ng lasa, ay biglang nahilo si Pelisa at nagdahilan ito na masama ang pakiramdam. Ihahatid na sana siya ni Trudis pero mag-isang lumabas ng bahay si Pelisa. Naguguluhan pa rin si Trudis kung dapat ba niyang layuan si Pelisa. Kaso ay naging komplikado ang lahat noong mga panahong nararamdaman kong inilalayo ni Pelisa ang loob ko kay Trudis. Palagi niya akong binibigyan ng mga pagkain at habang tumatagal ay nagbabago ang aking pakiramdam. Palagi akong nahihilo at nagsusuka. Nagiging iritado ako at maiksi ang pasensya ko at hindi ko maunawaan kung bakit palagi akong nauuhaw at nasasabik akong kumain ng karne. May mga pagkakataon pang mas gusto ko pang makasama si Pelisa kaysa kay Trudis. Tila nahuhulog ang loob ko sa kanya, kaya madalas kaming nag-aaway ni Trudis. Isang araw pa ay inalok ni Pelisa si Trudis na kumain ng dala niyang kakanin. Kumain si Trudis pero noong dumako ang hapon ay sumakit ang kanyang tiyan. Inihatid ko sila sa kanilang bayan at halos mawalan siya ng malay dulot ng matinding pagkirot ng kanyang tiyan. Tinawas siya ni Aling Belen at may pinainom na tubig na may bindisyon at may halong kimikal at katas ng kalamansi. Noong makatapos uminom si Trudis ay sumuka siya sa palanggana ng buhok at isang piraso ng mahabang sinulid. Sinabi sa kanya ni Aling Belen na kinulam siya ng isang babae na malapit sa kanya, dulot ng selos. Wala nang ibang pumasok sa isip ni Trudis kung hindi si Pelisa. Pero hindi ko yun matanggap, kaya nakipagtalo ako sa kanya at hindi ko mapigilang maging marahas. Kamuntikan ko na siyang pagbuhatan ng kamay, bagay na hindi ko maunawaan. Pakiramdam ko may kumukontrol sa akin para gumawa ng masama. Matapos noon ay nagdilim ang paningin ko at sinugod ko pa si Mang Pabian. Kaya pinagtulungan akong itali ng mag-anak. Nanlaban ako kaso hindi ako makapalag sapagkat inusalan ako ng orasyon ni Aling Belen na naging hudyat upang mawalan ako ng malay. Nagising na lang ako na nakahiga sa papag at naliligo sa pawis. Nakita ko sa tabi ko si Trudis na hawak ang aking mga nakataling mga kamay kasama ang kanyang pamilya. Tinanggal nila ang pagkakagapos ng mga kamay ko
at pinaliwanag ni Aling Bilay ng nangyari sa akin. Ginayuma at niyanggaw pala ako ni Piliza. Matagal na pala itong may masamang motibo sa akin. Simula noong makilala ko siya. At plano na talaga niya akong paibigin at agawin kay Trudis. Bukod pa doon ay gusto niya akong gawing tulad niyang aswang. Kamuntik na palang napatay ni Aling Belen si Piliza. Mabuti na lang at nangako ito na hindi na kami gagambalain ni Trudis. Nangilabot ako sa mga nangyari sa akin. Totoo nga pala ang mga naririnig ko ukol kay Piliza, pati ang pamilya niya. Hiyang-hiya ako kay Trudis at humingi ako ng tawad sa pananakit ko sa kanya. Pinatawad niya ako at alam niya na wala ako sa tamang katinuan ng mga sandaling kinokontrol ako ng pagiging aswang, pati ang mahika ng gayuma ni Piliza. Matapos ang panggagamot ay nakauwi ako ng ligtas sa aming bahay. Sa sumunod na araw ay hindi na nagpakita si Piliza. At ang paalam niya sa aming guro ay babalik na sa Sikihor ang kanilang pamilya. Dahil may mahalaga silang gagawin doon. Pero ang totoo ay marahil ay natakot silang patayin at suguri ng mga tao sa baryo. Kaya mas pinili na lamang nilang tumakas. Sa awa ng Diyos ay nakaraos kami sa kahirapan. Nakatapos ako sa pag-aaral sa sekundarya. Nagtelegrama ang kapatid ng aking ina na gusto niyang kumuha ng isa sa aming magkakapatid para may makasama ang anak niya na makakasama sa bahay habang nag-aaral ito sa kolehiyo. Noong mga panahong yun ay negosyante ang kapatid ng nanay ko at nagtatrabaho silang mag-asawa. Linggo-linggo silang bumabiyahe kaya hindi sila nakakasama ng madalas ng mga kapinsanan ko. Pumayag ako sa alok ng tiyuhin ko at lumuwas ako pa Maynila. Pinag-aral ako ng tiyuhin ko at siya ang sumagot sa lahat ng gastos ko sa paaralan. Nakatapos naman ako sa pag-aaral at kahit papaano ay nakakuha ako ng maayos na trabaho. Kaso ay nawalan kami ng komunikasyon ni Trudis at hindi ko na malaman ang patutunguhan ng aming relasyon. Bumalik ako sa baryo at hinanap ko siya. Kaya lang ay nasaktan ako noong malaman ko na may iba palang naging kasintahang ibang lalaki si Trudis. Nawala lahat ng mga pangarap namin sa isa't isa. Nadurog ang puso ko sapagkat siya ang aking unang pag-ibig at ilang taon akong di nagmahal ng iba. Hindi ko magawang manligaw at buksan ang puso ko para sa ibang babae. Bumalik ako sa Maynila at nagpatuloy ako sa pagtatrabaho at pagtulong sa mga kapatid kong nag-aaral. Kahit inirereto ako ng mga kaibigan at katrabaho ko sa ibang babae, ay hindi ko sila magawang pagbigyan. Meron pa akong katrabaho na nagngangalang May na direktang umamin sa akin ng kanyang tunay na nararamdaman. Mabait siya at mapagmahal, kaya pinagbigyan ko siya. Inaamin ko na nahulog din ang loob ko sa kanya. Naging magkasintahan kami, pero nadiskubre ko sa sarili ko na matapos ang ilang buwan na hindi ko pala talaga kayang kalimutan si Trudis. Kahit na napakabata pa namin noong umusbong ang pagmamahalan namin sa isa't isa. Nakipaghiwalay ako ng maayos at paulit-ulit akong humingi ng tawad sa kanya. Naiintindihan naman niya ako sapagkat naniniwala siya sa kasabihang mahirap kalimutan ng unang pag-ibig, kaya pinalaya niya ako. At hindi yun nakaapekto sa pagmamahalan namin bilang magkatrabaho at magkaibigan. Sumapit ang isang araw na nabalitaan ko na kamuntik na palang makasal si Trudis. Kaso ay naaksidente ang kanyang mapapangasawa habang nagbabiyahe patungo sa simbahan. Labis ang kanyang naging kalungkutan
at nagkaroon ako ng kaunting pag-asa na makita ko siya. Sa ikalawang pagkakataon. Umuwi ako sa baryo at parang nagdilang anghel ang pagkakataon sapagkat nakita ko si Aling Belen at Ginang Veronica. Kita ko na ang pamumuti ng kanilang mga buhok pero bakas ko pa rin ang kalakasan sa kanilang mga pangangatawan. Nabanggit nga nila sa amin ang sinapit ni Trudis at kahit may iba na itong minamahal ay may bahagi pa rin ako sa kanyang puso na hindi basta-basta nawawala. Sadyang pinagtagpo pa rin kami ng Diyos matapos ang maraming taon. Nagkita kami muli sa baryo at nagbalik sa alaala ko ang aming masasayang nakaraan bilang magkasintahan noon. Hindi ko mapaniwalaan na dumako ang panahon na muli kaming magbabalikan ni Trudis. Totoo pala ang kasabihan, mas tumatamis pala ang pag-ibig sa ikalawang pagkakataon. Sa maniwala kayo at sa hindi, ay kinasal kami ni Trudis at naging tunay ko pang kapamilya si Aling Belen. Ang tindera ng kalamansi na minsang nagligtas sa akin sa mga aswang gamit ang kapangyarihan ng katas ng kalamansi. Dito po nagtatapos ang aking kwento. At sana